Panginoon, maraming salamat po sa umaga na dinala mo po kami dito ng maayos ligtas. Sa aming pong pag-aaral ngayong umaga na to, dalangin namin ang paggabay ng Espiritu Santo. Ma-enlighten kami sa pag-aaralan namin ngayong umaga. At gabayin niyo po ang iyong lingkod na magbabahagi, Panginoon, itong study na to. Nawa o Diyos, makita namin sa pag-aaral namin ngayong umaga na totoong merong mga maling turo. Totoo, Panginoon, na ang iyong salita ay minsan ang ibang mga nagpapanggap na mga Kristiyano ay hindi ito sinusunod. Nawa o Diyos, makita namin ito ng maayos na sa gayon, hindi rin po kami maligaw at hindi kami malito sa mga tao at mga professing Christians na nakasalamuha po namin. Maraming maraming salamat po. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga na ito ay tungkol sa Pentecostal and Charismatic Movement. Ako po ay isang year 2007, kung di ako nagkakamali, napabilang ako sa isang charismatic church. At meron mga katuruan doon na talagang natuklasan ko na talagang lisya sa sinasabi ng Biblia. Ano nga ba itong Pentecostal at charismatic na to? At magkahiwalay ba sila? Magkahiwalay ba yung turo ng Pentecostal sa turo ng charismatic? At ano yung mga doktrina na kanilang na meron sila or kiniklaim nila? Sige, magsimula po tayo. So magsimula tayo sa Pentecostalism. So the root can be tracked back in holiness movement. So itong holiness movement, no, it arose early in 19th century among Protestant churches in United States, centering on post-conversion experience. So naniniwala sila na meron dalawang klaseng work yung spirit. Yung una, sa rebirth, at yung pangalawa, yung part ng experience. Yan yung sinasabi ng holiness movement na to. At kung matatandaan nyo, sa mga nakaraang study rin natin, mga nakaraang taong pinag-uusapan natin si John Wesley, the father of Methodism. So siya yung nagpasimula na itong sa holiness movement na ito. So again, we can trace the Pentecostalism dito sa holiness movement. Hindi tayo magda-dug down or hindi natin masyadong uhukayin yung mga babanggitin ko po dito na mga churches who belong to Pentecostalism and also yung mga year. However, nilatag ko siya dito para makita natin na ito yung mga taon na nagsimulang mamayagpag itong turo na to, itong Pentecostalism tsaka charismatic. Also, during in 20th century, there has been a cultural move away in the churches from the centrality of the written word. So masyado na daw lumilihis, nagkakaroon na ng paglayo sa tamang katuruan, yung mga churches. And to that of experience and feeling orientation, so masyado na silang nagbabase sa kanilang nararanasan, masyado na silang nagbabase sa kanilang mga nararamdaman, to the point na yung salita ng Diyos ay nasiset aside na. During 20th century. And also, this is part of the general culture of our times where serious reading plays a much less role. Ang nangyari, dahil nga more on experience, more on feeling, ang mga tao or yung mga Christian during this time, hindi na nila binabasa ang salita ng Diyos. Kung ano na lang yung sinasabi ng mga preachers or mga mangangaral, yun na lang yung pinaniniwalaan nila. Nagkakaroon na sila ng dapat my experience ko, dapat maramdaman ko siya without studying what the scripture says. Kaya nabanggit natin dito na serious reading plays a much less role. So hindi na sila masyado nagbabasa. Kung may magbasa man sila, yung mga preachers during this time, mga konting verse, konting part ng Bible, tapos kung ano-ano na lang mga sinasabi nila regarding that. Kasi nga more on experience and feeling orientation. Also, for the last half of 20th century, the TV has dominated and influenced the thoughts and lives of men. So ito na yung papasok na dito, yung mga televangelists. Nagkaroon na ng mga ganyan.
Marami, marami lumito ng mga televangelists during this time. Mamaya may mga babanggitin tayo mga names ng mga tao na yun, mga kilala sa televangelism. Pentecostalism and charismatic teaching are feeling-oriented and not word-centered. So yan yung makikita natin dito na pinaka-main ano nila na yung Pentecostalism and charismatic ay feeling-oriented talaga sila and not word-centered. The rise of Pentecostalism should be tracked back to Edward Living during 1830s in London. However, the usual beginning of movement is in 1900 in USA. So during 1830s pala, meron ang nangyayaring ganito, pero hindi pa siya ganun ka-rampant. Mas nag-rampant siya during 19th century sa USA. In 1900, a Methodist evangelist, Charles Parham, founded a Bible school in Topeka, Kansas, the father of modern Pentecostalism. So dito na, nanganak na ng mga preacher in terms of Pentecostalism dahil naniniwala na sila dapat talaga more experience to and feeling orientation. And also, si Evan Roberts correspond with Frank Bartleman of Los Angeles who influenced William J. Seymour. Isa siyang black. Pentecostalism spreads in Europe in 1860 and 1987 and in US in 1890 to 1988. There are major Pentecostal denominations. According to 1980 figures, Pentecostals were the largest Protestant group of the world churches with over 50 million members worldwide. Eh, during ano lang to, ha? 1980s. Eh, lalo na ngayon, no? Mapapansin natin, kada lugar, meron tayong makikita ng mga churches dyan. It's either ano sila, Baptist or Pentecostal Charismatic, mga ganon. Also, Assemblies of God, Church of God in Cleveland at Pentecostal Holiness. So yan yung rise ng Pentecostalism. After ng Pentecostalism, ang Pentecostalism naman nanganak siya. No, from Pentecostalism nanganak ng Charismatic movement. So galing pala yung ano, yung Charismatic movement dito sa Pentecostalism na to. Originally referred to as a new Pentecostalism or classical Pentecostal, ito yung term nila, is a Protestant charismatic Christian. When some outside of the distinctive Pentecostal churches experience the Pentecostal baptism of the Spirit. So ito, kilalang kilala ang charismatic or Pentecostal charismatic sa baptism of the Holy Spirit, baptism in the Spirit, baptism with the Spirit. Magkakaiba man yung ginamit nilang preposition doon, pero isa lang yung pinapatungkulan nila. That you need to be baptized with the Holy Spirit. So later on, makikita natin kung ano ba yung baptism of the Spirit na yan. This began in the late 40s and 50s, 1940s, 1950s, and particularly under the influence of healing evangelists William Branham, Oral Robert, and T.L. Osborne. So ito na, no? Nagkakaroon na sila ng mga healing-healing. So doon sa Pentecostalism, wala pa noon. Pero nung nanganak na into charismatic, naniniwala na sila na, kaya nang magpagaling. Once you are baptized with the Holy Spirit or baptized with the Spirit, you can heal. Pero ang tanong, meron pa bang healing na nangyari sa generation natin ngayon? Mamaya, titingnan din natin kung totoo pa ba talaga na merong ginagamit ang Diyos na mga lingkod niya para magpagaling ng ibang mga may sakit at even raising dead. Ang kiniklaim din actually ng charismatic yan na nagre-raise sila ng mga patay. Full Gospels Businessman Fellowship International. Yeah, this is also charismatic, the emergence of movement in 1960 to 1967. Ito, and even the Roman Catholic Church in 1966 to 1967. In-embrace din pala nila to, no? The Roman Catholic Church began to be interested in charismatic phenomenon. Several lay Catholics met in 1960 at kalimutan ko yung basa dito eh, kaghapon. Kaapon tinignan ko to eh. Basta itong university na to, Deus, yan, basta yan na yun. University in Pittsburgh and began to meet daily for prayer. Now, ito daw, after attending a Pentecostal meeting, they experienced the baptism and the speaking in tongues. So, ito na. Baptism in the Spirit, and then, nagkaroon daw ng
speaking in tongues. So mamaya makikita rin natin. Ano ba yung speaking in tongues na yan? Na nangyari sa mga Pentecostal Charismatic Churches. Now in March 1967, a meeting was organized at Notre Dame Roman Catholic University in USA. At this meeting, 7 people spoke in tongues. So meron silang mga testimony, kaya nila ina-embrace itong charismatic teaching na to kasi na-experience ng mga tao nila. So in terms of testimony, meron mga nagte-testify na, nag-speak in tongues kami, tapos may mga naka-witness, may mga nag-speak in tongues sa amin. So even Roman Catholics Church embraced this teaching. In 1990s in the Philippines, ito na, sa ano naman tayo, sa Pilipinas, the El Shaddai became a large charismatic movement within the ARBC Church in the Philippines under, ayan, kung tawagin nila siya, si Brother Mike Villarde. Yan yung El Shaddai. Kung ako bata pa ako, no, natatandaan ko, sila yung mga panyo. Tapos may nakalagay doon, El Shaddai. Nag-gather sila actually sa luneta. Tapos may mga ano sila minsan, may umbrella. Tapos para daw makuha nila yung blessing, binabaliktad nila para masaluda yung mga blessing na pinupour out sa kanila. So ito yung mga claim ng El Shaddai during this time. Hindi ko lang alam kung ano nang nangyari kay Mike Villarde. Other denomination includes largest Protestant charismatic group in the Philippines. Ito, alam natin to, yung JIL or Jesus is Lord Church. Pinamumunuan siya ni Eddie Villanueva. And heretical groups such as led by Apollo Kiboloy, which is not Trinitarian. And alam natin kung ano yung kiniklaim ni Kiboloy, na talaga namang heretic siya. Full of heresy ang kanyang mga tinuturo. Also, the TV evangelist and the electronic church. Some of these are Pentecostal in ministerial affiliations, such as where Jim Bakker imprisoned in 1987 kasi nag-commit siya ng sexual, kasi meron siyang case, sexual ano yan, yung case niya na yan during 1987. And Jimmy Swaggart din, disciplined for immorality in 1988. Inabasa ko nga dito, nagdemandahan pa nga itong dalawa na ito. Dinemanta ni Swaggart si Bakker sa ginawa niyang sexual sin. Ayan, nagdemandahan pa yung dalawa na yan. So ang nangyari daw, kaya dinemanta ni Jimmy Swaggart, para makuha niya kung ano man yung meron si Bakker. So makikita natin dito, iba-iba yung mga motibo nila, no? Itong mga televangelist na to, kundi magpayaman. Ilang naman ang ano nito mga TV evangelists na to eh. Lalokohin nila yung mga tao. Sabihin nila, pag nagbigay ka, may blessing. Isang claim din ng charismatic yan. Pag nagbigay ka dito, may blessing. Mas malaki yung makukuha mong blessing pag mas malaki yung binigay mo. Ayan, yung mga false teachers na yan. Their scandals have rocked such as programs. So nalaman yan ng mga ano nila. Of course, ang mga nililid nila, mga members sila. Others are independent such as Kenneth Copeland. Dito si Kenneth Copeland, kilala din to, false teacher. And Kenneth Hagin, Pat Robinson, and the 700 Club controls the Christian Broadcast Network. Alam ko, alam natin yung 700 Club na nag-ask sila ng course, donation, pagpipray ka nila, lilayans ka nila habang nanonood ka. And may mga nagtitestimony na gumaling daw sila. No? May mga nagtitestimony na andun sila sa bahay nila. Ito mga nagtitestimony na ito, hindi sila mga Kristiyano. Ha? Yung iba sa kanila, hindi Kristiyan. Nag-pray sila. Tapos after sila ipag-pray, nilayhan sa TV, gumaling sila. Ganon din yung ano nila dito. Yung pare-parehas yung mga ano nila. Magbigay ka, pagpapalain ka ng Diyos. Mas malaking amount. Ganon, pare-parehas sila ng kanilang mga tinuturo. No, ito, next. Signs and wonders of the movement. The first wave is Pentecostalism and second wave is Charismatic Renewal. So yun yung binanggit ko kanina. Pentecostalism, nanganak siya ng Charismatic. Then associated with John Wimber in 1934 to 1998 and the Vineyard Fellowship based in Yorba Linda, California. Came to prominence in 1983 when a Signs and Wonders course was offered at Fuller Theological Seminary by C. Peter Wagner, assisted by Wimber.
Meron pala silang ganun tinuturo talaga no sa schools. Kahit ngayon sa mga prophecy, meron mga prophetic school eh. Yung ano, tinuturuan nila kung paano manghula. Yung mga future prophet daw. Ganito manghula. Hindi, totoo yan. May mga ganyan. Tinuturuan nila. Hulaan mo kung magkano yung pera na nasa bulsa ko. May mga ganun silang klaseng ano, teaching. Emphasize signs and wonders as normal element in evangelism. Power evangelism. So, there are signs and wonders. Sa Bible, meron mga ganyan talaga. Signs and wonders, pinapakita ng Diyos. Pero after ng ascension ni Christ, wala na nun. Pero mamaya, titingnan din natin, ano? Wimber was associated with Kansas City prophets, leaders of Kansas City Fellowship, and many so-called prophecies. Now, the third wave does not insist, ito naman yung third wave does not insist on the second blessing, not by tongues, but emphasizes signs and wonder. So meron pala silang mga ano, no? Mga binibigyang diin. So yung third wave daw ng Pentecostalism, ang in-emphasize niya ay signs and wonder. So pag pinagsama-sama mo pala yung first wave, second wave, tsaka third wave, eto na. Yung ginagawa nila ngayon sa generation natin ngayon. Sa amin, doon sa mga churches na na-encounter ko before, when I was attending Charismatic, yan kami ni Sol, yung wife ko, and even in other members, yung mga ginagawa ng Charismatic, sobrang ano talaga. Kung alam mo yung salita ng Diyos, talagang sasabihin mo, talagang wala. Wala yung mga pinagagagawa nila, lahat ng practices nila, hindi talaga siya biblical. So makikita natin kung paano umusbong ng umusbong from first wave, second wave, and third wave, at kung gaano siya naging kalala sa generation natin ngayon. Health and wealth. This has become part of the theme of so-called evangelists like Kenneth Copeland and Maurice Cerullo and others. Toronto Blessing or the Holy Laughter. Ito, renewal began in the Vineyard Church at Toronto Airport in January 1994. The Pentecostal Charismatic Movements, meron silang mga kiniklaim na laughing in the spirit, jumping in the spirit, dancing in the spirit. So lahat daw ng yon, pag nagmamanifest yon in their gathering, that is the work of the Holy Spirit. Including laughter. Yung laughter in the spirit na yan, wala kang gagawin yan, tatawa lang ng tatawa yan. Yes, hindi ko na experience, but I witness in the gathering of Charismatic na merong mga tumatawa. Tawa lang talaga ng tawa. Tapos meron, sayaw lang ng sayaw. Pag kinasiyan ka daw ng spirito ng ganun, hindi ka daw mapapagod tumawa. Hindi ka daw mapapagod sumayaw. Meron pa nga yan, ano eh, farting in the spirit eh, utot ng utot. Hindi, reality, merong ganun, may mga ganun. Parting in the spirit. Hindi mo alam eh, no? Kung ano bang mga pinaggagawa nila sa buhay nila, saan nila nakukuha yung term na yun. But clearly, that is blaspheme. That is blaspheme in the spirit, in the third person of the Trinity. Kasi hindi naman yun yung works ng ano eh, Holy Spirit eh. Later, titingnan din po natin. Ayan, yung mga associated. And also, nilagay ko din dyan yung ibang mga associated names in terms of ano, their ano, yung mga gatherings. Ayan yung mga names na nandyan. Di na natin isa-isa. So let's move to the definition. Protestant religious movement or charismatic religious movement. So ito ha, pag meron tayong na-encounter na Pentecostal, I believe in the generation na Pentecostal is also charismatic. Charismatic is also Pentecostal. Nagbibigay pa sila ng distinction yan eh. Ay, hindi kami Pentecostal, charismatic kami, or hindi kami charismatic, Pentecostal kami. Pero, yung practice nila, pag tinignan nyo sa church, parehas na parehas. Parehas na parehas lang. At totoo lang, kahit sila, hindi nila alam yun eh. Hindi nila alam na Pentecostal, charismatic sila. Kasi ang alam lang nila, ito, ginagawa namin for the glory of God. Yun lang naman ang mga sinasabi nila lagi. All for the glory of God. So, charisma or charism, an extraordinary power granted by the Holy Spirit, daw, the ability to use influence without the use of logic. Hindi mo kailangan gamitin ang utak mo, no? Pero sinabi ng Diyos, kapag ikaw, kailangan gamitin mo yung isip mo para pag-aralan ng kanyang salita. Pero sa charismatic, influence lang without use of logic. Ano to? Puro illogical, no?
Magnetic power of attraction, power to excite feelings and to gain affections. Na-excite yung feeling nila, kaya galaw sila ng galaw pag nasa gathering, sigawan ng sigawan. They believe that it is a manifestation of the spirit. Magic power, spell, and incantation. By definition to, ha, magic power, spell, and incantation, or in other term, in Greek, charis means grace, and Greek, mata means grace. Kaya tinawag din siyang charismata. Never form a single organization. Wala silang single organization kasi it came from different churches. Nag-gather lang sila. Yari, merong kilalang ano, may kilalang preacher. So mag-gather sila from different churches. Individual congregations came together which found the various denominations that constitute the movement today. Yan, ito, nabanggit ko na to kanina, originated in US. Protestant revivals in the United States in 19th and 20th century. Hindi na natin babasahin yan, nabanggit ko na po yan kanina. Origins of Pentecostalism. It traces the origins to apostles. Ah, ayan ha, yun yung claim nila. They are tracing their origins to the apostles' teaching. Apostles' teaching. Kaya meron pa rin silang ano eh, no? Mga prophet, mga nagpapagaling pa rin sila. Kasi yun yung ginagawa daw ng mga apostle. So dahil ginagawa ng mga apostle yan, yung pagpapagaling na yan, pagpapalayas sa mga demonyo na yan, yung mga miracles na yan, o dapat ginagawa din namin. So, that's how they claim it. They trace the origins of apostles. In early 20th century, in Bethel Bible College, a small school in Topeka, Kansas, on January 1, 1901, si Agnes Osnam, a student of Charles Fox Parham, speaks in an unknown tongue. So meron daw estudyante doon, si Charles Fox Parham, na nag-speak ng unknown tongue. Others soon had the same experience. So siguro yung iba din naka-experience, mga student doon. And Parham claimed that glossolalia was the initial evidence that one had been truly baptized with the Holy Spirit. When we say glossolalia, the person is speaking a tongue which is unknown to him. Speaking a language which is unknown to him. Hindi niya natutunan. Basta nag-speak lang siya noon. Kinasihan ng Espiritu Santo, nag-speak siya ng language na hindi niya natutunan. And for them, it is an evidence that one had been truly baptized with the Holy Spirit. They understood this recurrence of Pentecostal prophetically, interpreting them as a sign of imminence of the last days or end times. Now with this sense of urgency, they set out on an evangelical mission. So dahil sa tingin nila, pagkilos ng Espiritu Santo yan, they set an evangelical mission and their initial efforts were unsuccessful. So yung unang effort daw nila, unsuccessful, and the movement nearly collapsed as it encountered disbelief and ridicule. Siguro, yung ibang mga tao, pinagtatawanan na sila sa ginagawa nila, no? Kasi nag-speak ka nga naman ng language daw na hindi pa niya natutunan, pero language daw yon. Ito naman, pagtatawanan ka talaga ng tao, eh. Kahit sa Bible, eh, di ba? Pero mga ganong cases. In 1903, its fortunes were revived. Ito, na-revive daw when Parham returned to the practice of faith healing. Yeah, nag-practice siya ng faith healing naman ngayon. It became the hallmark of Pentecostalism. Parham was the first in the long line of Pentecostal evangelists. So yun, si Parham yun. Oral Roberts at yung iba ding mga ilagay ko din dyan na pangalan, who taught that Christ's atonement can provide deliverance from sickness. Yung naniniwala sila, yung grupo ni Parham na yan, yung Christ's atonement daw, it can provide deliverance from sickness, physical sickness ang tinutukoy dito. And is therefore accessible to all who have the requisite faith. If you have that faith to be healed, if you have that faith na mawawala yung karamdaman mo, yan, you can be healed. So, ayun yung claim nila. Yung Christ atonement daw can provide deliverance from sickness. New converts were attracted and the movement enjoyed success in American South and Southwest. So, na-attract na sila. No? Kasi nga naman, nagpapagaling eh. Alabama and Florida, Texas, and alone 25,000 people had embraced the Pentecostal faith in 1905. Matinding influence. Maraming nahikayat. Maraming nag-embrace doon sa teaching na yan. And in the Azusa Street Revival began in 1906, the Apostolic Faith Gospel Mission in, ito, Street, 312 Street, Azusa Street in Los Angeles,
Its leader, William Seymour, a one-eyed Holiness Church pastor and former member of African Methodist Episcopal Church, had been exposed to Parham's teaching. So na-expose sa teaching daw ni Parham about faith healing and tongues teaching at the Bible School in Houston, Texas. So under Seymour guidance, the old frame building of Azusa Street became a great spiritual center that for many years attracted rich people. So again, we are talking about the influence, kung paano kumalat itong teaching na to. Blacks, whites, and Latinos, as well as many preachers whose own ministry had become staid. Marami silang nahikayat. Now, let's go to the belief. Ito na. Ito po yung belief nila, pinaniniwalaan nila. Christians should seek post-conversion. So if you're converted, you need to seek post-conversion. Religious experience called baptism with the Holy Spirit. So you need to be baptized with the Holy Spirit. So you need to seek for that now. Recalling the first Christian in the Jerusalem on the day of the Pentecost. So doon nila yan inano. Kasi sa day daw ng Pentecost, di ba? Yung promise ni Christ, pag nag-ascend siya, and also even Prophet Joel, pinrapi siyan, pag nag-ascend na siya sa heaven, sa kanya ipapadala yung helper. And the helper is the Holy Spirit. So they believe that even in our era, nangyayari pa rin to. Nangyayari pa rin to. Baptism with the Holy Spirit is believed to be accompanied by a sign. So pag nabaptize ka ng Holy Spirit, ito yung sign, gift of tongues. Gift of tongues. Kaya dun sa mga gathering ng charismatic, Pentecostal charismatic, pag nag-gather sila doon, nagsigawan na sila, kinakasiya na sila ng Espiritu Santo, at doon na sila magsasalita ng iba't ibang wika daw. Pero yung wika na sinasabi nila, hindi mo maiintindihan yon. Sasabihin nila, eh, it's a heavenly language, kaya hindi mo maiintindihan. Pero gibberish lang siya, more on gibberish. Glossolalia, ito nabanggit ko nila, also called speaking in tongues. Yan yung magsasalita ka ng lengguahe. Hindi mo natutunan yung lengguahe na yon, pero dahil kinasiya ka ng Espiritu Santo, isasalita mo yung lengguahe na yon. Na even ikaw, hindi mo alam ang ibig sabihin nun. Oo. Meron nun, nagsalita siya, when I was in a charismatic church, nagsalita siya, nag-speak in tongues siya, kinasiyan siya, nabaptize siya in spirit, nagsalita siya ng language, pero hindi niya daw alam yung language. Tapos ang nag-interpret, ibang pastor. Meron silang mga ganong paniniwala. Eh kasi nga naman daw, kinasiyan nga naman doon ng Espiritu Santo. So that is what they call glossolalia. Ito, utterances approximating words and speech which is produced during state of intense religious experience. Vocals affected, tongue moves without the conscious control of the speaker. Para ka palang ano dito, no? Without your consciousness, gumagalaw-galaw lang yung tongue mo. Kaya meron sa amin noon, Koreano siya, nagtatang siya, alam niyo paano siya mag-tongue? Puro ganun lang ginagawa niya. Hanggang matapos yung service, yung mismong sinasabi niya lang outpouring service na yon ng Holy Spirit, hanggang matapos, ganun lang siya ng ganun. And they called it tongues. Ano, literal na tongues gumagalaw. No? Sabi ko, literal na tongues gumagalaw talaga. And also, sabi dito, unintelligible speech pours forth. Unintelligible speech pours forth. Talagang wala makaintindi niyan. This act can be interpreted by the speakers and witnesses as possession. Sinasaniban daw, ano? Pinoposes. Ang sino? Pinoposes ng kaluluwa. Being possessed religiously daw, in a condition characterized by unusual behavior and a personality change that is interpreted as evidence that the person is under the direct control of an external supernatural power. So, direct control ng supernatural power, at yung supernatural power na yon, ang claim nila, that is the Holy Spirit. Xenoglossy, xenos meaning foreign and glossa tongue, speaking in a language without having learned it. So, synonymous lang din siya nung sa glossolalia. Baptism with the Holy Spirit is presented as an experience separate and distinct from conversion. So, ito po ang claim ng Pentecostal Charismatic. Pag na-regenerate ka na, dapat may post-conversion, which is the experience separate and distinct from conversion. You need to aim
You need to aim na, para sa kanila, you need to aim na dapat ma-experience mo yung baptism in the Holy Spirit na yan. Kasi kulang ang conversion mo, kulang ang pagiging Kristiyano mo kung hindi mo yan ma-experience. That is their claim. And I've heard it, ha? Narinig ko yon sa isang leader ng church namin before. Lalo na pag nasa ministry ka, ay dapat mag-speak in tongues ka. Pag hindi ka nag-speak in tongues, kulang yan, hindi ka kinakasihan ng Espiritu Santo. That's danger. Because it will give doubt. It will give doubt. E paano kung Kristiyano talaga yon? Grabe yung turo nila na to. They believe that those baptized with the Holy Spirit may receive the other supernatural gifts such as, ito, again, ito ha. They believe that those baptized with the Holy Spirit may receive other supernatural gifts. So pag nabaptize ka doon ng Holy Spirit, maaari kang makareceive ng ibang gifts. Ano daw yon? Yung mga gifts na yon? Ability to prophecy, ability to heal, to interpret, speaking in tongues, to receive dreams, vision, and words of wisdom, and to perform miracles and exorcism, casting out demons. Kaya ang dami niyan sa Pentecostal Charismatic. Sa pangalan ni, dami lang kinakast out dyan. Idadalin sa kanila, sinasa ni iba daw, ikakast out nila. Cast out sila ng cast out dyan. Kasi naniniwala sila, ay, nabaptize ako ng spirit, ito yung gift ko. To cast out demons. And even to raise people from the dead. Isa nagki-claim niyan, si Benny Hinn. Kung alam ko, kilala niyo si Benny Hinn. Yan, hanga-hanga yung mga leader namin dati dyan, kay Benny Hinn. May isang leader sa amin, nakapunta siya ng gathering ni Benny Hinn. Ang lakas daw ng anointing. Nandun siya sa tuktok ng Coliseum. Gumanon daw si Benny Hinn ng coat. Lakas daw ng anointing, inabot daw siya. Totoo yun. Sinasabi niya yun sa amin. Kinukwento niya pa. Proud na proud siya doon. Sa kasinungalingan na yan. Miracle, prophecy, and divine healing as gifts. Subjective and emotion. Walang objective doon, no? It is all subjective. It is all emotion. It is all feelings. Praying, spirited singing, dancing, shouting in the spirit, and raising arms and hands in prayer. Also anointing the sick with oil. Yan yung ginagawa nila. Meron pa niyan minsan, anointing service. Pila kayo. Pipila kayo. Tapos, yung oil, it's either ipapahid sa inyo yung oil or igaganon sa inyo. Katulad ng ginagawa ng mga pare. Na-anoint ka na nun. Kahit may, ang ano nun, kunyari may sakit ka, pila ka, anointing oil. Gusto mo na maging mas mapagamit ka sa ministry, pila ka, anointing oil. Minsan, sinasabi nila yung oil na yung galing pa doon ng Jerusalem. So, pag galing ng Jerusalem yung oil, anointing. No? Meron silang mga ganong claim. Note, while the growth and popularity are desirable, this cannot be a test of truth. So, kahit na lumalago siya, kahit na nakikita natin na maraming naniniwala, hindi natin pwedeng sabihin na totoo yung mga pinapangaral nila. Sabi ni John MacArthur, doon sa charismatic chaos niya, it is difficult if not impossible to define the charismatic movement by some doctrine teaching that all members of the movement advocate. Rather, the charismatic hold in common as an experience. So they hold, yun yung hinold nila in common. Which they believe is the baptism of the Holy Spirit, and most charismatics define spirit baptism as post-salvation, second blessing, experience that adds something vital to what Christians receive at salvation. Spirit baptism, they believe in, usually accompanied by the evidence of speaking in tongues and other charismatic gifts, which is yung mga na-mention ko nga kanina. Now, what is our appeal to the Pentecostal and charismatic claims? Ito, Pentecostal is a unique historical event na hindi na siya dapat maulit pa. Kung ano yung nangyari sa Pentecost, kung paano pinour out ng Diyos yung spirito niya, and kung paano sinabi ni Prophet Joel na ito ay mangyayari pag nag-ascend si Christ, at sinabi rin ni Christ, pag nag-ascend ako, sa ako ibubuhos, it only happened once and it will never ever going to happen again. Number one, the outpouring of the Spirit was a prophesized event. It is a prophesized event. And Peter specifically says in Acts, yan yung binanggit niya dyan,
that Pentecost is the direct fulfillment of Joel. So direct fulfillment siya nung sinabi ni Prophet Joel na nandyan din. This is what was spoken by Prophet Joel. John the Baptist said of Christ, this is he who baptized with the Holy Spirit. Jesus himself said that the Spirit would be poured out after his ascension. And it is to your advantage that I go away. And if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. So that is number one. Number two, the scripture connects it to the Christ glorification or enthronement. At the right hand of God, an aspect of Christ glorification in his baptizing his church with the Holy Spirit. But this, he spoke of the Spirit, whom those who believe in him were to receive. For the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. But he was glorified. Na-glorified na siya. Peter explains what occurred. Therefore, being exalted to the right hand of God and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, Christ poured out this which you now see and hear. Tingnan nyo, the participle being exalted and having received are both aorist or verb. Poured out is also aorist. Thus, it is the evidence that Peter was talking about historical facts, not an ongoing process. Kaya, nangyari na. It's not an ongoing process na mangyayari ulit. It already happened. Christ's death, resurrection, ascension, and pouring out of the Holy Spirit on the church are all treated in Scripture as historical event in salvation history. Never to be repeated again. So yung kiniklaim ng Pentecostal Charismatic, na nangyari nung Pentecost at nauulit ng nauulit, depende sa pagkilos ng Espiritu daw sa church nila, minsan every Sunday, ganun ng ganun, eh, sinasabi nila na si Kristo ay hindi pa nag-glorified. No? Sinasabi nila na si Christ ay hindi pa nag-a-ascend. And that is false teaching. It's danger. Danger yan sa church. Past action without reference to whether the action involved was momentary or not. And third is, after Pentecost, believing in Christ and receiving the Holy Spirit are simultaneous. Simultaneous siya. Di ba, nabanggit natin kanina, may kiniklaim ang mga Pentecostal Charismatic na kapag ikaw na-regenerate, meron pang post-conversion, which is you need to be baptized with the Spirit. It is impossible. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng na-regenerate ka, tapos lilipas ang ilang linggo, ilang taon bago ka mabaptize ng Spirit. That is very impossible. Ang sabi, believing in Christ and receiving the Holy Spirit are simultaneous. Hindi siya magkahiwalay na nangyari. So pag naniwala kay Christ, pag nireceive mo si Christ, the Holy Spirit is there already. Hindi siya sa magkaibang panahon. Eh, nangyari kasi sa Pentecostal Charismatic, sa magkaibang panahon. Nangyari ngayon, na-regenerate ka. Hindi ka pa mababaptize ang Holy Spirit agad nun. Depende pa yan sa mga taon na igugugol mo sa church. He accounts on Peter preaching the gospel to Gentiles. Ito, yung nangyari sa Gentiles, di ba? Nangaral sila doon. Reveals that the Gentiles receive the Holy Spirit the moment they believe at the climax of Peter's sermon. Pinapangaral ni Peter yung Evangelyo. Tapos, binaptize niya. The Gentiles received the Holy Spirit that Peter equated their baptism in the Spirit with their salvation is clear from the fact that Peter immediately commanded them to be baptized in the name of our Lord. So it happened simultaneously. Hindi siya magkahiwalay na nangyari. It happened simultaneously. The norm or usual in salvation and the Spirit at the same time. So ito yung norm. Ito yung biblical. Salvation and Spirit at the same time. Hindi yung salvation ngayon, tapos yung Spirit next year na. Na-delay, na-traffic. Walang ganong turo sa Biblia na mali ang tinuturo ng Pentecostal Charismatic na yan. New Testament position. So yun yung claim natin na hindi na siya pwedeng mangyari. Hindi na pwedeng mangyari yung nangyari sa Pentecost.
Every believer from the moment na niwala siya sa Panginoong Jesus, the Spirit is already there. Miracle gifts of tongues and healing subsist. Ito, sa pa. Sinama ko lang din siya kasi naniniwala ang Pentecostal Charismatic dun sa gifts of tongues. And even miracles. Miracles, gifts of tongues, and healing subsist. The end of the apostolic age brought about a cessation of miracles associated with that age. Yan nangyari kasi sa Pentecostal Charismatic. May mga apostol din sila doon. Meron silang mga ano doon, may mga nag-rise na apostol doon na nag-claim na apostol sila. Yung mga panahon namin noon, nasa Charismatic Church ako, may mga bumibisita dyan, mga apostol sa amin eh. Hindi ko alam kung ilang apostol na bumisita sa amin dyan. Madami. Tapos magtatang sila doon, di mo maintindihan. Biblical miracles occurred in a particular period to authenticate God's calling. Again, yung biblical miracles occurred daw in a particular period of to authenticate God's calling. Inauthenticate na they are called by God. Si Moses, enabled to authenticate his ministry before Pharaoh. May mga miracles doon na pinakita si Moses. Kasi sabi ni Moses, baka hindi siya maniwala sa akin, Panginoon. Sige, tapag mo yung staff mo. Di ba, may mga miracles, nagbago-bago, nagbago yung staff niya. Yun yung nakasulat niya sa Exodus 4:1-8. Si Elijah, authenticates his ministry before Ahab. May mga prophet, di ba? Sige, magpaano kayo? Magpa-apoy kayo. Yun yung nakasulat sa 1 Kings 7:1 and 80-24. And the apostles perform miracles to authenticate their ministry before Israel. Umagasenda si Christ to authenticate their ministry that they are apostles, nagpapagaling sila, no? They are doing those things. Because that is an authentication that God has called them, na tinawag sila ng Diyos. Jesus' ministry was also marked with miracles for He is the Messiah. Or even Christ, no? I am the Messiah. Meron siya mga ginawa, mga miracles, nagpapagaling siya. And even raising dead to life. Ginawa ni Christ yan. Apostle Paul mentioned the gift of tongues would cease in 1 Corinthians chapter 13, verse 18. Ayan, kung mapapansin natin, dun sa epistle ni Paul, hindi talaga emphasis dun yung gift of tongues. Mapapansin nyo dun, church, about church life. Mapapansin nyo dun, about gospel. Pero itong gift of tongues, hindi siya in-emphasize talaga. E kung hindi in-emphasize to ni Apostle Paul, bakit in-emphasize ng mga ano ngayon, Pentecostal Charismatic? No? At even in the epistle ni Paul, wala siyang utos doon na ano eh. Dapat mag-speak in tongues kayo, dapat mabaptize kayo ng spirit. Wala siyang ganong mga commandments, mga sulat niya. Apostolic ministry was accomplished. Miracles, science gifts are only mentioned in the earliest epistle such as 1 Corinthians. And we see that as the era of the apostles drew to a close, healing like tongues became less frequent. Kahit si Paul eh, no? may mga in-advise siya dun sa mga may sakit. So, Apostle Paul who raised Eutychus from the dead, yes, nakasulat sa Bible yon. He raised Eutychus from the dead. Pero he did not heal Epaphroditus. In Philippians chapter 2, verse 25-27, si Trophimus never intended to make every Christian well. So yan pala ang call din, ano? Never intended to make every Christian well, but to authenticate apostleship. And the apostleship of Paul is authenticated. Again, the healings and all of these miracles are not the emphasis of Apostle Paul's epistles. Kahit nga si Timothy, di ba, may sakit, sabi niya, uminom ka ng, ano, ng wine para bumuti yung kalagayan mo. Eh from there, kayang-kaya naman palang pagalingin ni Paul. Punta ka dito sa kulungan, pagalingin kita. Ba't di ginawa ni Paul? The authority of the apostles had been sufficiently demonstrated. Conclusion, the cessation of the revelation word necessitates the revelation gifts or miracle gifts.
We have God who still work miracles. Ito, clarification lang ha. Baka kasi sabihin nyo, nililimitahan natin ang kapangyarihan ng Diyos pagdating sa mga miracles or pagpapagaling. No, we are not limiting the power of God. We have God who still work miracles. We believe that. He is powerful. But there are no more revelation bearers nor miracle workers. Let us stress the reality of God's work in providence, an almost lost truth in current overemphasized miracles. So, nakaka-overemphasize sila ng mga miracles, nasasapawan na yung katotohanan. Nakaka-overemphasize nila nitong mga ginagawa nilang pag-heal, mga miracle things na to, yung katotohanan, nasasapawan na talaga. What are the dangerous teachings of charismatic movement? To charismatic movements teaching or Pentecostal charismatic movements teachings are dangerous. Una, speaking in tongues or you are not saved. Mag-speak ka ng tongues or hindi ka ligtas. It is the evidence of Holy Spirit. To be filled with the Spirit is to live with every conscious area of your life yielded to the Holy Spirit. That is our claim. Pag Kristiyano ka, you live every aspect of your life. And that is the work of the Holy Spirit. Hindi mo kailangan na mag-tongues ka at mabautismohan ka ng Espiritu Santo para sabihin na kompleto ka ng Kristiyano. If you are regenerated, you're baptized, the Holy Spirit dwells in you. Speak in tongues or you do not have the Holy Spirit. So yan yung mga confusion na binibigay nila. The Spirit of God dwells in all believers. The Spirit of God dwells in all believers. Sa lahat ng mga Kristiyano, nagdadwell ang Espiritu Santo. Agreement in prayer. Ito yung dangerous teaching din ng charismatic. Yung may mga scheduled prayers kasi yan. Ginagawa din namin ito noon. May chain prayer pa nga kami na tinatawag eh. Na hindi mo dapat maputol yon. Yung oras-oras. Ako magpipray ng 6 to 8. Tapos ikaw naman, 8 to 9. Tapos meron kayong specific na pinagpipray. Pag may na-miss doon, nangyari ako, hindi ako napag-pray ng 8 to 9, wala na. Putol na ang chain. Hindi na yun, sasagutin ng Diyos. Meron mga ganito silang claim. Ang nangyayari din sa amin yan, pag nagpipray kami during youth camp, pag-pray mo yung weather, umulan. Hindi masama panahon nung camp. Sino yung nagpipray sa weather? Siguro hindi mo pinag-pray, no? Aamin ako, hindi ako nakapag-pray, kaya umuulan ngayon. God's answer prayer according to His will, not ours. So we are clinging to the will of God at hindi sa kalooban natin. Ngayon nga, di ba, pag nagpipray tayo, kung iyong loloobin, Panginoon, kahit ngayon sa mga kapatid natin na may sakit eh, di ba, according to your will pa rin ang ating dalangin sa ating Panginoon. Kasi pag ikaw na yung nasusunod doon, will mo na yung masusunod sa prayer mo, not the will of God. Also, physical healing, touch not the anointed one. God is still giving verbal messages. Touch not the anointed one, yung mga leader ng mga Pentecostal charismatic, kahit may ginagawa na silang mali, huwag mong punahin. Ipag-pray mo na lang. Ayan ang turo dun. God is still giving verbal messages. Yung mga may binulong daw. Kung habang nag-preach, may sinabi sa akin ng Panginoon. Pero silang mga ganyan. Yung mga may biglaang message. May biglaang message na direct message, binulong. Meron nga dyan sa amin, mag-share daw siya sa prayer meeting. Hindi daw siya nag-prepare. Walang hinanda. Habang nagmumuto, nagta-tricycle siya, meron daw ini-insert ang Diyos sa kanya na isi-share niya sa prayer meeting. Pero hindi siya nag-aral ng salita ng Diyos. And he is proud of that. And that is dangerous. Promise of prosperity, isa rin sa claim ng mga Pentecostal charismatic to, give more and bless more. Also, dream signs and visions are accepted without hesitation. Kaya nga meron sa kanila na nanaginip eh. Uy, alam mo, napanaginipan ko, kagabi. So, i-interpret na nila yon sa sarili nila. Siguro ito ang ibig sabihin niya. Ang mag-interpret na yan, yung mga pastor, or may mga gifts of interpretation of dreams. Maraming ganyan sa Pentecostal charismatic, pag nanaginip. Kahit nga kulay lang eh. Kulay. I-interpret na nila yon. Kulay.
Eh, paano kung army ka, no? Purple ang kulay ko. I-interpret nila yun. Overstresses the power of Satan. Ito, masyado nilang ino-overstress yung power ng Satan. Yan yung, I bind you, Satan, in the name of... Satan was bound at the cross and has no authority over the believers. When the moment Jesus Christ died on the cross, Satan was bound. Their music mimics or imitate the world. And ito, I was a member of music ministry in Pentecostal Charismatic. And charismatic music does not minister to the spirit. Rather, it is a sensual music which minister to the flesh. And that is not worshiping God in spirit. Wala silang pinagkaiba sa mga worldly entertainment. May mga ilaw-ilaw. Para ka lang talagang umattend ng ano, ng worldly tugtugan. Godly music has a reverent tone to it. Dapat may reverent tone yung music. Hindi, puro kasiyahan eh. Puro kasiyahan ang meron sila doon. Walang pinagkaiba sa worldly. Kaya kung mapapansin, hindi tayo gumagamit dito ng instrument, mga kapatid. Kung meron man, yan, organ. Pero we don't have drums, we don't have guitars. Yung mga nagpapaiyak ng guitar, we are not doing that. Kasi it's not God glorifying talaga. It's not God glorifying. You are entertaining, sabi nga nila, you are entertaining goats. Sa congregation, no? You are entertaining goats, not sheep. Sabi, godly music has reverent tone to it. God must be worshipped in spirit and in truth. Distorts the doctrine of the Holy Spirit. Ito, naturo ni Pastor Joseph, mga nakaraang Sunday school. And the dangerous teaching of charismatic is dinidistort nila yung doctrine ng Holy Spirit. Holy Spirit in the life of the believer is to teach us about the Lord Jesus Christ and illuminate the meaning of the Scripture. However, the tongue movement, yung tongues movement, Pentecostal Charismatic, focuses on the Holy Spirit as continually giving tongues and messages today. The Holy Spirit indwells in the believers and equips us for the task of sending forth the gospel. So, ibang-iba kung paano nila tinitingnan ng Holy Spirit sa Charismatic Pentecost. Ibang-iba. At may kita natin doon sa mga tinignan natin kanina na sa teachings natin kanina, yung mga naunang sinabi ko, hindi work ng Spirit yon. It's not the work of the Spirit. Hindi ko alam kung anong spirit yung tinutukoy nila, but clearly, it's not the work of the Spirit. They are distorting the doctrine of the Holy Spirit. And again, it is blasphemous. It encourages, ito pa, it encourages women to usurp authority in the church. Kaya meron mga women pastor. May mga women na nag-lead sa mga churches. Mapansin niyo yan, mga Pentecostal Charismatic, dami niyan, mga pastora dyan. It gives rise to women preachers such as Joyce Mayer or Joyce Mayer Ministries, Bobby Houston sa Hillsong Church, Victoria Austin, Lakewood Church, and etc. Clearly, yan sa 1 Timothy chapter 2, 11 to 15, hindi yan para sa babae. Ang elder tsaka deacon office is specifically for men only. Kaya wala po tayong ano dito, deaconessa tsaka pastora. Dahil hindi yun sinasabi ng church. Ay, ng Bible, hindi yun sinasabi. Miracles are glorified and used to authenticate a special calling from God. So yan. Raising the dead. Yan, si Benny Hinn, nagre-raise siya ng dead. Sinabi niya dun sa isa sa mga conferences sa American Airlines during 2008 na magre-raise sila ng dead na nasa kabaong. Babangon daw yung mga patay sa kabaong. Ilang beses niyang inulit yon, inulit-ulit niya. Hindi ko lang alam kung bumangon talaga yung patay sa kabaong, ha. Slain in the spirit. Ito pa, yung slain in the spirit, yung ililay hands ka, tapos babagsak ka. Bumagsak ako nun eh, dati. Just, ano, to show off lang. Para lang sa show ba? Siyempre, nasa church eh. Show yon. Kahit yan, asawa ko, bumagsak yan. A person falls backward, considered as Holy Spirit's work. So, dahil sobrang tindi daw ng spirit, pag ginanong ka ng, ano, ng so-called apostle nila, hinataw ka nung ano, ng coat, tutumba ka sa lakas daw ng pwersa ng Holy Spirit.
Baptism in the Spirit and preach in world satisfaction and best things in life. So yan yung mga tinuturo din nila. Meron pa nga niyan, ibang teaching nila, may mga gold dust daw. Pero full of ano lang yun, performance. May gold dust daw. Pero yung gold dust na yun, ano lang yun, ginawa lang nila yon para lokohin yung mga tao. Tapos yung gold dust na yun daw, tinutulak sila pababa. May mga ganyan testimony ako naririnig during nasa Pentecostal pa kami. Hindi daw sila makatayo. Nakadapa daw silang ganun, no? Nakadapa daw sila. Tapos hindi daw sila makatayo kasi sobrang lakas daw ng ano, ng spirit. Nakadapa, tapos gumagapang lang daw. Hindi daw nila matandaan kung ilang oras silang nakadapa. Kasi kahit gusto daw nilang tumayo, hindi daw sila makatayo. Eh, testimony nila yon. Pero biblically, that is wrong. Hindi yun totoo. Speaking in tongues are spoken associated to witchcraft. Ito pa. Even John MacArthur, dun sa Strange Fire conference niya, and even dun sa Strange Fire na libro niya, yung speaking in tongues daw ay ina-associate sa isang witchcraft. A serious comparison of the modern tongue speaking must be made. It is a fact that the same chanting and babbling the tongue speakers do is being done by witch doctors in Africa and voodoo witch doctors in the Caribbean. So kung i-associate daw, walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba yung mga pinagsasasabi nila ay chants. No, pag nagkakasaw sila ng demon. Eh, ganun din yung ginagawa ng mga ano, witchcraft sa Africa. Meron silang mga chants to cast out demons and even voodoo. Eh, alam nyo ba itong mga ganito? Ayaw ng Diyos na ito eh. Karimari-marin to sa harapan ng Diyos. Ito, yung last na. They are compromising the compromises of sola scriptura. Experience and the spectacular are given a place of authority over what the Bible says. There can be spectacular experiences that are against biblical teachings and principles. Madami. Scripture must judge our experience and never be treated as self-authenticating. So pag may na-experience ka, dapat yung Bible lang mag-judge doon, hindi yung sarili mo or ibang tao. Second, the quest for power exceeds and displaces passion for truth. So more on power, more on miracles kasi sila. Doctrines are regarded as hamstring or disabled to experience. So dapat, truth pa rin ng salita ng Diyos yung nangingibabaw at hindi yung experience. The power we seek must be the power of truth in God's word. Hindi yung power ng kung sino-sino man na nagpapalayas ng demonyo, bumubuhay ng patay. Dapat the power we seek must be the power of truth in God's word. Third is, the Holy Spirit is treated as an isolated force. Inatrato nila na isolated force yung spirit, tas inuutusan nila. Inuutusan nila yung spirit eh. Merong mga gathering, di ba, fire fall down on as we pray. May mga ganun silang mga term. Fire fall down daw. Though, alam natin, sasabihin nila, hindi yung fire kasi in-associate namin sa Holy Spirit eh. Pero you cannot command the Holy Spirit. Why? Because yung force, it can be wielded and manipulated. Pero yung spirit, the spirit of God, because he has a will of his own, a person it cannot be wielded or cannot be commanded. Yun nangyari sa Pentecost, hindi naman nila inutusan ang spirito na bumaba sa kanila. Hindi nila inutusan. As the will of the Spirit bumaba siya dun sa Pentecost, he filled every people in that gathering. At hindi nila inutusan ng spirito na bumaba ka. Diba? The Pentecost Charismatic, that's what they're doing eh. Come, Holy Spirit. Come. You cannot command the Holy Spirit. Diyos yan eh. Ikaw ay kukomand yan. Note, spiritual has come to be understood as spectacular or mystical, supernormal experience. So, ganun nila tinitignan yan. Experiences are justified by the leading of the Holy Spirit. And also, experiences is the superior guide to and becomes the interpreter of the scripture. So, ganyan yung nangyari sa kanila. Na yung experience sila ang nag-interpret ng scripture. And that is wrong. Point, the New Testament always presents the Holy Spirit in connection with the central figure of Jesus Christ. Yan yung mga nabanggit din natin, ay nabanggit ni Pastor Joseph nung tinuro niya Holy Spirit. The Holy Spirit's work is always to center in the glory of Jesus. It points us to Jesus Christ. Hindi niya tayo ililigaw. It always points us to Jesus Christ. And the Holy Spirit guidance never contradicts the written word he inspires.
If the claim of the Pentecostal charismatic, yung Holy Spirit na sinasabi nila na yan, ay hindi tayo dinedirekta kay Christ at hindi tayo dinedirekta sa salita ng Diyos, that is totally wrong. Very, very wrong. Kaya huwag kayong attend ng gathering ng Pentecostal charismatic. Kasi parang pag-attend mo yan ng gathering sa Roman Catholic Church. So, yun lang po. Sakto ba? Overtime ako, sorry. Magtanong ang baba or... sige. Kung meron po kayong tanong, siguro mamaya na lang. Kasi 10:30 na. Pwede nyo po akong i-approach regarding dun sa mga tinuro ko po kanina. Sige po. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa sa sandaling oras na makapag-aral po kami. Salamat Panginoon dahil dinala mo kami sa iglesia na to. Salamat Panginoon dahil pinakita mo sa amin yung tamang turo mo. Patuloy po namin dalangin na yung mga kapamilya namin na nasa ganitong klase ng mga iglesia ay maliwanagan. Patuloy po namin dalangin, Panginoon, na makita nila na mga katuruan sa iglesia na to ay mali. At tulungan mo po kami na bilang mga nakakaalam ng tama ay maibahagi po sa kanila kung ano ba talagang sinasabi mo sa iyong salita. Kaawaan mo, Panginoon, kami. At also, kaawaan mo din, O Diyos, sa mga tao na nasa mga ganitong klaseng iglesia. Purihin ka po namin at pinapasalamatan, O Diyos, sa mga oras ito. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na paborit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.